Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid na nasa inyong mga tahanan, marahil yung mga may trabaho pa rin ngayon, nasa mga opisina. Sana ho yung mga kapatid nating tinatawag nating frontliners, yung mga frontliners na nasa ospital, kung kayo man po ay nagkakaroon pa ng pagkakataong makasama, makasabay namin sa pagdiriwang na ito. Magandang tanghali po sa inyo. No? Mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin na sabi nga ay hanggang ngayon tumutupad sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga bukasyon, ang panawagan sa kanila, lalo na higit sa mga pagkakataong ito, upang maglingkod nga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid nating naiipit dahil sa COVID-19 virus na ito. Hindi lamang po yung mga nasa ospital. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat din po tayo sa mga kapatid nating nasa mass media. Kagaya po ng TV Maria, kagaya po ng Radio Veritas, ganun din ang mga nasa mga iba't ibang gawain sa media na hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod sa atin sa pamamagitan ng kanilang kaalaman, ng kanilang kakayahan. Maraming maraming salamat po. Kayo pong mga nasa media ay pinag-aalayan namin ng misang ito. Manatili kayong ligtas, manatili kayong malusog. Ganon din ang inyong mga mahal sa buhay na hindi nyo kapiling ngayon. Salamat po sa inyong paglilingkod. Dahil sa inyo, nalalaman po namin. Pero mga kapatid, kaya may media, kaya may mga naglilingkod pa sa atin sa media, hindi lang para malaman natin kung anong nangyayari. Hindi tayo manonood, hindi tayo makikinig ng balita para lang malaman kung anong nangyayari. Nagmumukha tayong chismoso, chismosa pa rin kung ganun lang ang ating hangarin. Nakikinig tayo, nanonood tayo ng balita upang malaman din natin kung ano ang mga dapat at hindi natin dapat gawin sa mga pagkakataong ito. Huwag na ho tayo dumagdag sa mga alalahanin. Hindi na nga natin maintindihan, malaman kung paano kumakalat ang virus na ito, kung sino magkakaroon ng virus na ito. Nag-aalala na po ang mga lingkod natin. Huwag na tayong dumagdag. Makiisa tayo. Uulitin ko po, ang virus hindi kumakalat at hindi kakalat kung hindi tayo pakalat-kalat. Mga kapatid, napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon. Unang pagbasa natin, ano ang sabi ni Moises sa mga tao? Kung gusto ninyong maligtas at kung gusto ninyong mabuhay, sundin ninyo ang sinasabi ng Diyos. Sundin ninyo ang utos ng Diyos. Kung gusto nating hindi tayo mahawa, kung gusto nating matapos kaagad ang pagsubok na ito, na pinagdadaanan ng buong mundo, sumunod tayo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa tingin ko hindi kinakailangan ng isang mataas na pinag-aralan, ng isang malalim na pananampalataya para tayo ay maligtas mula sa sakit na ito. Simple lang, sumunod. Obedience. Hindi ito panahon na para magtalo-talo tayo sa kung ano ang iyong pinag-aralan, background mo, kung anong posisyon mo. Lahat tayo, sa pagkakataong ito, isa lang ang hinihingi sa atin pare-pareho. Pagsunod. Hindi po kawalan ng pananampalataya ang makinig at sumunod. Pakinggan natin ang sinasabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Mas nakakahiya po, sabi ng Panginoon, yung hindi ka na sumusunod, nagpapagaya ka pa sa mali. Kaya sabi sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, sino man ang hindi tutupad sa pinakamaliit na salita ng Diyos at magpagaya pa at magturo pa ng mali sa iba, ay ituturing na pinakamababa, pinakakawawa. At siguro masasabi nating pinaka nakakahawa. Nakakahawa ang katigasan ng ulo. Yun ang pag-ingatan natin. Mga kapatid, hindi lamang po ang pamahalaan, nakikiusap din po ang ating simbahan. Sumunod tayo.
kung mahal mo ang buhay mo, kung mahal mo ang mga anak mo, kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang bansang ito, at higit sa lahat, kung mahal mo ang Diyos, makikinig ka. Dahil ang taong umiibig ay ang taong marunong makinig. At hindi lang tayo makikinig, susunod tayo. Kaya sa pagkapatuloy po ng misa natin, mga kapatid, ngayon ay Miyerkules, kasama ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang ina ng laging saklolo, kasama natin siya sa mga pinagdadaanan natin ito. Pero tandaan natin, isa lang naman lagi ang sinasabi ni Maria sa lahat ng kanyang aparisyon at maging sa unang himalang ginawa ni Kristo. Pakinggan, gawin ninyo ang sinasabi niya. Isa lang ang pagnilayan natin sa araw na ito. Sumunod tayo. Ulitin ko po, kung mahal mo ang buhay mo, marami ka pang pangarap, marami ka pang gustong tulungan, kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang bansang ito, at kung mahal mo ang Diyos, makikinig, susunod tayo. Amen. Tumahimik po tayong sandali at pagnilayan.